Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At sa ngayon ay patuloy natin pakinggan itong hearing na nagaganap sa Senado sa pamamagitan ng Committee Chairman Senator Bato. Ito po yung tungkol sa Lakepedia Report na kung saan nasasangkot po yung pangalan ng ating kasalukuyan na Pangulo ng Bansa, si President Bongbong Marcos Jr. at isang artista, the person of Marcel Soriano. So, pakinggan natin mga kapatid. So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Otsoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asik Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PDEA noong mga panahon na yun. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, eh, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, thank if you. I may. Go ahead, Senator Jinggoy. Who were present in that particular... Ito po si Senator Jinggoy Estrada. Magtatanong po kay Agent Jonathan Morales. Particular meeting. Kami, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Itong pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Director Serap, Police Director Serapio, at saka yung meron pang ano dun eh, meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung, hindi ko na lang po kung 29 or 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila. Pero sa kabila noon, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robinud Padilla, and of course its chair, let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... 1993. Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni Gerald Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Madrop po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. So yan po yung isang katakataka diyan, ha, sapagkat ito pong si Jonathan Morales ay hindi daw niya matatandaan kung kailan siya natanggal sa listahan bilang membro ng Philippine National Police. Unless, Sir Honor, ilan taong nagservisyo sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na rescued yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung exactong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo. Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo?
Wala talaga itong si Morales. Hindi natin maintindihan kung totoo nga yung kanyang sinasabi. Pero talagang lumilitaw na talagang sinungaling itong taong ito. Imagine, pati yung pangalan, yung kanyang impormante, eh, hindi daw niya matatandaan. Opo, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabasi ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible na hindi mo alam ko. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, di mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan eh, na kung i-re-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po yan, may mga dokumento na nandyan, Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or drop, Your Honor? Draft? Drop, Your Honor. Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal at dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka. Yes, Sir Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Sir Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga ano noon. So, yan po. Senator Jenggoy Estrada muli ang nagtatanong kay Jonathan Morales. Sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking ano no, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Ayan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yan sa plan. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin niyo sa akin yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero nire-recall ko siya para at least ma-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano eh, nawalan ako ng, ano, no, ng karapatan, no, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-precharge o meron summary dismissal proceedings.
wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako na natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Noong hinayar ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Dioniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso. Ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Dioniso Santiago na four-star general sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan kaya yan. Kaya sadali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa PNP. Dahil nga po, meron akong ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Kung ako ang PIDEA, at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police na drop ka, na dismiss ka, na suspend ka, finalan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na bakit para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor, at dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo di-disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ibabiolate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga police na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon ngayon, kung hindi po ako nagkakamali, ang HEPE o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na police, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na police. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Dioniso Santiago. Sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance, ang tawag doon magano, kupal.
Your Honor, si Gerald Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, eh hindi ano, magal ng tawag dyan. Your Honor, napaka tinong opisyal ni Gerald Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magan? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes, Your Honor. After noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cop or by certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang ano kasi naka-video call po eh. At ako ayon di umano ito si James Kumar interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kung, hindi ka nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano doon sa video call. Yung nga, sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, anong kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusta? Are you sure of your statements, ha? Yes, Your Honor. Kahit po patawag natin yung Eric Santiago ng pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumusta? You invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago? Opo. Saka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po allegedly ha, si Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, si puro ka allegedly. Sino ang nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kaya nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusik, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Your Honor. Pinadinig niya sa akin. Anong, sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi niya Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko ano, gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-covered ang CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Nakuha po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigation na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no?
Yung ang pag ano no na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko kung ito, so this happened after the hearing. After po, May 1. Bago po ako interviewin ng ano ba radio station to? Bali ang interview ko noon 11:30. So dumating ito mga 10 past 10 or 10:25 or 10:30. Ganun po eh. So therefore nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang ano no, ang itansado sa akin, yung James Kumar at ito yung naging pag-uusap nila nung nag-usap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa eh, na yung parang Lisa na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag nang magsalita. Para huwag na siya magsalita. Kasi yung mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun itong nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya dun sa nangyari. Lumabas yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong papapangako sa'yo. Hindi. Hindi, sabi pa nga ganun. Magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap. Kasi, sabi niya, ikaw naman, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, okay. Ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya ito. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang ano, kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, ano natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan, kasi wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon. Sinong papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si? Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, yung, ang alam ko, taga Napol Commune eh. Kumsek, invite Eric Santiago, Napol Commune. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam dahil po dito siguro. Kasi sa akin, ang sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Mabalik ko lang dun sa pag-misrepresent mo sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, sir. Ron. Okay. Ito yung sinabit. Ayan po mga kapatid, muling magtanong si Senator Jinggoy Estrada kay Jonathan Morales. Yung mga dokumento sa PIDEA na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what, so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PIDEA sa ngayon. Noong panahon po ng recruitment process, na-complay ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the roles of the PNP. Your Honor, you were dismissed from your the Honor, service. Merong pinasubmit sa akin, may pinakomplay nga po yung PIDEA recruitment. Pinakomplay po lahat sa akin. Nakomplay ko po lahat yan. Ano pinakomplay sa'yo? Lahat po ng mga laking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may laking ako. Pinakomplay naman po, ito, may ganyan, alam mo ba ito? Eh, hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa po nila sa akin, na hinahanapan ako ng kasiraan, nagtataka po ako. Sa halip, na yung subject na sinasabi ko sa kanya, sinulatan ko po si General Lasso, Your Honor eh. Magmula nung matanggap ko yung information na yan, galing kay Mr. Dave Curioso, nung April 2,
Nag-antay po ako ng ano, nung anong mangyayari. So kaya nung wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PDEA noong April 7 para po maliwanagan po kung ano man yung gusto ni yung nalalabuan sila. Sa katunayan, ito po yun, no? Oh. At any rate, Mr. Chair, is there anybody from PDEA here? Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit before the committee the PDS and other documents We have a copy of the PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing... When he was hired? Meron na? We have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown. A part of it was shown in the last hearing. During the last hearing? Yes, sir. We have a slide for that, Your Honor. Oh, right. That portion that you're questioning. And I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, bilang isang dating ahente, Ginong Morales. Yes, Sir Honor. Sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang illegal, anti-illegal drug operation, kanina ko ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, ano, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, ano, sagutin mo direct yung sagot ko? Kung sino, ha? Huwag sa opisina. Yung kay Director, kay Director Prensa, Your Honor. Pag na kinakausap mo ito, huwag sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, kanino ka nagpaalam? Director Prensa, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay Gatapan? No, sir. No, Your Honor. Sino ba si Gatapan? Yung ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Operations, Your Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ko nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia? Okay. Tama ba yun? Sa'yo siya nagpapaalam? Yun po. Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So, nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang i-contact ng mga casing o surveillance o mga anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang impormante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng impormante. Dapat po siya magpaalam sa akin. Hmm. Para po ipapaalam namin sa aming director. Si Gatapan? Hindi pa po siya, Sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gatapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa iyo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po. Hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PDEA? Yes, Your Honor. As we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito sa kay Ginong Morales? Noong pong makakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo, dati po sampalataya ako sa kanya, pero ngayon hindi na eh. Kasi po, madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo, pero hindi naman. Ganun po pagkakakilala sa kanya. So para sa iyo, sirano yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po, pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay ipapaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay ASEC Gatapan. Ganun po dapat eh. Tapos si ASEC Gatapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming director general. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na disapprove ni Gatapan yung operations kung hindi dumaan sa iyo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin at saka Morales, sa amin, Director. Ano na-disapprove ni Gatapan yung operations mo kung
hindi duman sa kanya. Your Honor, ako ay naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, eh yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay Asek Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia. Siya mismo. Sino siya mismo? Si Asek Gadapan. Ito si Director Francia, Your Honor. Kung mapabalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono. Sa pamamagitan nito itong si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya eh, nung magpadala ako ng sulat kay DG Lasso, no? Ang sabi pa nga, sabi ni Tata Abe, I am referring to Director Francia, sana hindi ka nalang nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni DG. Kaya, anyway, I will... May separate question ako dyan in relation to your conversation, Morales, Curioso, and Francia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jingoy? Ikaw? Kung meron pa akong mga questions dito. Thank you, tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. No? But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa authority. I'm asking you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operative ba, Your Honor? 7 personnel of the PDEA Intelligence, yung PDEA IIS, Intelligence Investigation Service. Paano, Your Honor, wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na may nagtanong pa sa iyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personal ng PDEA na yun. Wala ka naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 7 operative po. Sige, ako magtatanong sa iyo, sino itong 7 personal na ito ng PDEA? IIS. Dan nandyan po, Your Honor. Na mag... Senator Jingoy. Maybe you're referring to the yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila. Because that was not I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na wala, Your Honor, eh wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandiyan lang kung ano lang po yung entries na naandiyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor. Nandun sa opisina. Do you have any proof that you did have the said documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder ko na lang. So, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang personal? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor.
Anak ng patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka namang ebidensya. Your Honor. Kasi sinasabi, galing sa informant. Your Honor. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya. Oo nga, siyempre, ang katotohanan dito mga kapatid, ay kumukuha nga siya ng salaysay bilang agent ng PDIA. At yung informante niya na nagbibigay ng salaysay, ay iyon yung kinukuha niya. Pero ang nakapagtataka dito, ayon sa kanya, hindi na niya matatandaan yung pangalan ng informante na kung saan kinuha niya yung salaysay na siya naman yung ginawa niya na official document na inilagay niya sa folder at iyon din yung iniwanan niya ayon sa kanya sa PDIA. Nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Yung litrato na yun, napinrin, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita yung Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, siya po ang nagsabi nun. Sige po ako ng dokumento. Your Honor, nandun nga po sa PDEA. Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PDEA, meron pa pangalan si Marcel Soriano at saka si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos? There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the president, Your Honor. Maricel Soriano? No name, Your Honor. Your Honor, ito po ano? Even si Pangulong Duterte. If I may, Jonathan. Your Honor. Yung ayaw, taruhin natin ito ha. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung... Ayan po mga kapatid, ang dito muna tayo puputulin itong sinusubaybayan natin na Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kung saan hearing nga na nagagawa ngayon sa Senado sa pamamagitan ni Committee Chairman Senator Bato. At ang let us see, granting na totoo itong sinasabi nitong Jonathan Morales. Pero ito ay hindi kumpirmado dahil hindi ito na-validate sapagkat hindi nga natuloy yung kanilang operation to validate yung information na isiniwalat, sinabi itong informante nila. Kaya in short, walang patutunguhan ito sapagkat ang report na ito, itong
leaked PDIA report ay hindi na valid sapagkat hindi nga natuloy yung kanilang operation. So in short, walang silbi ito sapagkat yung informante na kinuha ni Jonathan Morales ay walang validation. Hindi napatunayan kung may katotohanan itong informasyon na kinuha nila mula sa informante. So ganun lang po yun mga kapatid, sapagkat whatever report na kinukuha naman natin ay kailangan yung validation na. Sapagkat yung validation, iyan po yung nagpapatunay kung totoo yung informasyon na kinuha natin sa anumang informante. Eh ganun po yun mga kapatid. Kaya hanggang dito muna tayo mga kapatid at we will continue na mapanggan ulit yung susunod pa na hearing na kanilang isasagawa sapagkat maraming nadadamay na. Maraming nadadamay na pangalan ng tao dito na maaari nilang ipatawag para mas lalo pang makakuha sila ng informasyon tungkol nga sa topikong ito. So ayan po muna mga kapatid, ito muna ang inyong kapatid, Usikulo, laging nagsasabing kapwa ko, mahal ko.